Abot sa 100 body-worn cameras ang ipagkakaloob ng MMDA sa mga traffic enforcers. Patuloy din ang pagpapatupad ng heat brakes sa mga traffic enforcers, lalo na ngayong sobrang init ng panahon. Si Mark Fetalco sa report. Live, Rise and Shine, Mark. Rise and Shine, Chi, Rise and Shine, Pilipinas. Nasa 100 body cameras nga ang nakatakdang ipamahagi ng MMDA sa kanilang traffic enforcers na nakatalaga sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Ayon sa ilang traffic enforcers na ating nakausap, suportado nila ang pagkakabit ng body camera bilang proteksyon hindi lang para sa kanila kundi maging sa mga motorista. Mas mapapadali din nila nito ang pagkalap nila ng ebidensya sa kanilang mga ginagawang operasyon. Sa ngayon kasi kailangan pa nilang kumuha ng video o larawan bilang ebidensya kung mayroong huhulihin. Sa panig naman ng mga motorista, makatutulong ito para iwas kotong. Okay naman po yun, sir. Para sa kaligtasan ng otro namin. Ayos naman, sir. Makakatulong naman yung body camera para wala talagang ano, sa enforcer natin tsaka sa driver. Maiwasan yung mga ano, yung mga kotong-kotong nito. Sabi nila nangingi kami ng ano, mapapatunayan namin na hindi kami gumagawa ng. Kung wala kang ginagawang mali, much better na meron kang protection sa sarili mo, yung camera, lalo na sa law enforcement. Yung iba diyan kasi hindi naman natutuwa sa amin kahit na kami ay trabaho lang. Para ma-familiarize ang enforcers sa technical specifications, features at parts ng body cameras na kanilang gagamitin, nagsagawa ng orientation ang MMDA Traffic Discipline Office. Tatagal hanggang 8 oras o isang shift na isang personnel ang bawat body camera. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, nakalink sa bagong MMDA Command Center sa Pasig City ang recording mula sa mga body camera. Magagamit ang mga ito na ebidensya kung sakaling magreklamo ang isang nahuling motorista. Plano rin ng MMDA na dagdagan pa ang mga body camera sa mga susunod na buwan. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagkapatupad ng heat brake sa mga traffic enforcer, lalo ngayong mainit pa rin ang panahon. Para hindi kami masyado mabilat ng araw sa preventing saan sa stroke, kasi sobrang init talaga ng panahon. Silipin naman natin ang lagay ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa mga oras na ito, Chi, ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sakyan sa bahagi ito paglampas ng Philcoa. Nagkakaroon lang ng kaunting pag-build up dahil nga sa mga sakyan nagsasakay o nagbababa ng mga pasahero. At gayon din no, sa mga nag-U-turn papuntang Circle na galing sa UP Campus, Quezon City. At yun na muna ang traffic update mula dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Balik sa iyo, Chi. Maraming salamat, Mark Fetalco.